So we are here naman po to prepare our soybingka, also one of the products out of soybean. Gagamitan po natin siya ng ating soy milk and our soy flour. Pagsamasamahin muna natin yung ating mga dry ingredients by starting with the rice flour, our refined sugar, yan, soy flour. And then, paghahalu-haluin lang natin siya. We're going to add our eggs. Kapag nakita natin na ganyan na yung texture, kahit di pa siya namimix lahat, okay na na-i-add natin ang ating coconut milk. Kapag na-mix na siya ulit and kapag ganyan na ang ating texture, that's the time na we're going to add our soy milk. Kailangan i-mix na natin talaga siya ng mabuti para lahat ng ingredients will blend in and para ma-distribute din siya ng mabuti at maayos. So make sure natin na itong ating banana leaves ay nasalab siya ng maigi sa apoy. Take 1/3 cup of our mixture and then we're going to transfer it here. Make sure na before tayo gumawa ng ating mixture ay napreheat na natin ang ating oven. Bake it for about 15 to 20 minutes from 150 Fahrenheit until 175 Fahrenheit. Maglalagay lang tayo ng cheese and our soy beets for the toppings. Bake it for another 2 minutes. Ito na ang ating finished product, ang ating soybingka.